Magandang araw! Narito muli ang inyong online EPP teacher, Sir Jerome Pangan. Isa na namang aralin ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing metal. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang mga layunin ng ating aralin. Natatalakay ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing metal. Natutukoy ang mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing metal. At napahahalagahan ang mga kabutihang dulot ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing metal. Tara, simulan na natin. Tatalakayin natin sa araling ito ang iba't ibang uri at pangkat ng kasangkapan at kagamitan sa gawaing metal. Mahalagang malaman mo ang mga ito upang magamit mo sa paggawa ng mga proyekto at sa paghahanap buhay. Ang kaalaman sa iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa paggawa ay nakatutulong sa manggagawa upang makabuo siya ng mahuhusay na proyekto. Ang mga kasangkapan ay pinapangkat ayon sa kanilang gamit. Narito ang iba't ibang uri, pangkat at gamit ng mga kasangkapan sa gawaing metal. Mga pamukpok, malyete, ginagamit itong pampatag ng maninipis na metal at pambaon ng pait. Ang ulo nito ay yari sa kahoy o goma. Martilyo de bola, ang isang bahagi ng ulo nito ay bilog na ginagamit sa mga pabilog na gawain sa gawaing metal. Ang kabilang dulo ay ginagamit sa pagbaluktot ng mga makakapal na metal. Mga panukat, pulpus roll, ginagamit itong panukat ng taas, lapad at kapal ng materyales at iba pang mahahabang gawain. Eskwala, ginagamit itong panukat ng maikling gawain at pag-eskwala ng mga bahagi ng ginagawang proyekto tulad sa gawaing kahoy. Pambutas, electric drill. Ito ang barenang de kuryente na mainam gamiting pambutas ng matitigas na bagay tulad ng metal, kahoy at iba pa. Ito ay binubuhat at hinahawakan ng dalawang kamay habang ginagamit. Drill press. Tinatawag itong drilling machine na ginagamit sa paggawa ng mga butas sa matitigas na bagay tulad ng kahoy at metal. Hindi ito binubuhat tulad ng electric drill. Mga pang-ipit, gato o bench vise. Ito ay nakakabit sa isang mesang gawaan. Ginagamit itong pang-ipit ng mga mabibigat na gawain at materyales tulad halimbawa ng metal at kahoy. C-clamp. Ginagamit itong pang-ipit
ng mga magagaang gawain. Mga pamputol, hakso, o lagaring bakal. Ginagamit itong pamutol ng makakapal na metal. Tinsnit o gunting sayero. Ginagamit itong pamutol ng maninipis na metal. Mga pangmarka. Brand Owl. Ito ang pinakamainam na pangmarka ng metal. Divider. Ginagamit itong pangmarka ng mga pakurba at pabilog na bahagi ng gawain. Narito naman ang mga materyales sa gawaing metal. Aluminyo. Ito ang pinakamagaan na metal. Ang metal na ito ay hindi kinakalawang. Kadalasan itong ginagamit sa mga bintana, pintuan, mga antena, katawan at mga bahagi ng eroplano, at mga lalagyan ng pagkain. Bakal, ginagamit itong pampatibay ng mga bahay at gusali o konstruksyon, paggawa ng mga sasakyan, at iba pa. Kinakalawang ang metal na ito. Yero. Ito ay nagmumula sa metal na lata. Alon-alon ang itsura nito. Ginagamit itong pambubong ng mga bahay at gusali. Kinakalawang ang metal na ito. Copper wire. Ang metal na ito ay nagmumula sa tanso. Kadalasan itong ginagamit na daluyan ng kuryente at mga kagamitang dekuryente. Hindi ito kinakalawang. Ginto. Ito ay kadalasan ginagamit sa paggawa ng mga alahas. Isa ito sa pinakamahal na metal. Hindi ito kinakalawang. Pilak. Ang metal na ito ang pinakamainam na daluyan ng kuryente. Ginagamit din itong palamuti sa katawan tulad ng alahas. Pangalawa ito sa ginto na pinakamahal na metal. Hindi ito kinakalawang. Tingga. Ito ang itinuturing na pinakamabigat na metal. Ginagamit itong panghinang ng mga electronic parts. Ginagamit din ito sa paggawa ng fishnets, baterya, at bala. Hindi ito kinakalawang. Patag na yero o plain sheet. Ang materyales na ito ay mula sa metal na lata. Karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng katawan ng sasakyan. Alulod, timba, tangke ng tubig, pandakot, lalagyan ng mga delatang pagkain, at iba pa. Kinakalawang ang metal na ito. May dalawang pangkat ng metal. Ang kinakalawang at di kinakalawang. Kinakalawang ang metal kung may halong bakal. Tandaan, maraming proyekto ang nagagawa sa gawaing metal. Kailangan gumamit ng mga angkop at maayos na kasangkapan
upang magawa ang mga ito ng mahusay. Ang mga kasangkapan ay pinapangkat ayon sa gamit. Panatilihing nasa maayos na kondisyon ng mga ito. Dapat maging maingat sa paggamit ng mga kasangkapang ito upang maiwasan ang anumang sakuna. Umaasa ako na may naidagdag akong kaalaman sa inyong munting kaisipan tungkol sa mga kasangkapan at materyales sa gawaing metal. Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam!